Hello, welcome back po sa ating channel. It's me, Leonie Cokjin. Ayan, nagbabalik po ang inyong nanay, Leonie. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. For this video ay mag-re-ribbon na naman po tayo. Ayan, ribbon is life po sa atin. Ayan, ito po ang buhok ng ating client. I-check po natin kung anong status ng kanyang buhok. Ayan po. Ayan, makapal ang buhok ng ating client for today, guys. Yan, ang previous na ribbon po niya ay nandito na sa bandang baba. Mahaba na po yung bagong tubong buhok niya. Yan, yan, makakapal din po ang buhok ng ating client. As you can see po, sobrang kapal po talaga ng buhok niya. Hindi lang makapal ang hibla, makapal po talaga siya. Ayan, pero pagagandahin po natin yan. Ito guys ang gagamitin natin sa ating client for today. Ayan, bagong lightness. Bago, dahil bago ko lang po itong gagamitin ngayon. Kasi matagal na po ito. Ang dating ginagamit ko po ay yung naka-battle. Na papaya. Na papaya na lightness din. Ayan. Ito pong nakita ko, in-order ko po ito sa Shopee Lightness Ribbon Professional Hair Care. Ayan, Coco Essence daw po siya. Bago ko lang pong gagamitin ang lightness na ito. Ngayon po ay naka-pouch po siya. Yung dating ginagamit ko ay naka-battle. Subukan naman po natin ito sa kanyang buhok. Coconut po siya. Milk protein daw, adds moisture and nourishment to hair. Oy, maganda siya. May vitamin E pa. Add shine and volume to hair. Ayan, tamang-tama po ito sa buhok ng ating client dahil ang buhok ng ating client ay makapal ang hibla. Susubukan po natin ito. Ayan, maglagay na po tayo ng gamot sa non-metallic bowl natin. Ayan. Parehas din po siya yung consistency ng gamot. Creamy. Parehas dun sa may lightness din na ano, battle. Bakit ang dami ko bang nilagay? Ayan. At ang amoy po niya, ang amoy po niya ay same din sa ginagamit nating lightness na naka-battle. Parehas na. Siyempre, parehong lightness. Parehong amoy din. Maalisang-sang. Medyo masang-sang yung ano niya. Gamot. Matapang. Matapang yung amoy ng gamot. Kaya, mas maganda pong gumamit tayo ng mask habang nag-a-apply tayo ng gamot sa ating client. Plastic gloves. Para hindi ma-irritate ang kamay natin. Medyo ingat-ingat din po tayo sa ating kamay. Kasi yung kamay ko ay kumukulo-kulo na. Tayo mag-apply ng gamot. As you can see po, pinard ko po sa apat na section kasi yan na po ang nakaugalian ko. Every time na mag-re-ribbon ako, apat na section ang ginagawa ko sa mga buhok ng ating client. Pero kung ano po yung prefer yung pagsa-section ng buhok, yun na rin po ang gagawin nyo. Kung hanggang saan po yung bagong tubo, yun lang po ang lalagyan natin ng gamot. Applyan natin. And then, mamaya kung luto na yung buhok ng client natin, isprehan ng tubig yung mga previous na ribbon niya para mapadaanan din ng gamot ng number one. Mahigit isang taon na po ang ribbon ng ating client, kaya mahigit isang bangkal na rin yung bagong tubong buhok niya. Ayon sa aking parating sinasabi, guys, huwag ilalagay sa, huwag lalagyan sa anet. Parating may 1/2 inch to 1 inch. Mararamdaman mo naman dito, halimbawa, o yung pag naglagay ka ng gamot, medyo may umaano siya. Yung sa may bagong tubo niya. Lightness. Baka naman lightness. Diba? Buhat noon lightness talaga. Thank you.
Ayan guys, na-applyan na po natin ng cream number 1 ang buhok ng ating client. Ayan. At ayon po sa direction niya, nakasulat po doon ay ibababad lang daw po siya ng 10 to 20 minutes. Kahit anong ori ng buhok. Pero depende pa rin po yan sa tibla ng buhok ng ating client at kung madali, mabilis siyang mag-react yung gamot sa buhok niya. Kaya i-check po natin. After 10 minutes, i-check po natin. Ayan, ibabad po muna natin. A few inches later. Ayan guys, after, ito na po yung after 10 minutes niya. I-check natin. I-test run natin kung naluto na ba. O, hindi pa. Putol pa. Napuputol. Pag halimbawa napuputol pa po siya, ibig sabihin, hindi pa siya luto. Bababad po natin siya ng another 10 minutes para masunod yung 20 minutes and then i-check na naman natin after 20 minutes. Yan, hindi pa guys. Pero mas maganda nang i-check natin para may mga buhok kasing mabilis mag-react sa gamot. Mas magandang sundin natin kung ano yung mga nakalagay na instruction or direction. Yan. Okay, we'll be back after another 10 minutes. Yes. Sure. Muna natin ganyan, oh. Test run, yan. Oh, diba? Hindi na siya napuputol. Ibig sabihin, nababanat-banat na siya parang goma. Ibig sabihin, luto na po siya. Pero, after 40 minutes. Yan. Inabot po siya ng 40 minutes. Hindi po na ano yung oras niya na 20 minutes. Kasi nga po, ayon sa sinabi ko kanina, depende sa hibla ng buhok ng ating client. Yan. O yan, ang ganda na o. Kaya yan, binasa ko po yung bandang baba yung mga previous hair niya. Previous riband niya. Yan, ibaba na po natin yung gamot. Padaanan natin ng gamot kasi yung previous na riband po niya ay medyo buhag-hag na. Kaya padaanan po natin ng gamot para malagyan. Doon na guys, ang buhok ng ating client after mabanlawan ng cream number 1. Ayan, binanlawan lang po natin ng tubig. Walang shampoo, walang conditioner, basta tubig lang po. And then, blow dry na po natin siya. Ayan, medyo nag-straight na po yung kanyang buhok. Ayan, compare yung kaninang buhok niya after mababaran ng cream number 1. Ayan na po siya. Laplantsyahin na po natin. Proceed na po tayo for ironing. Ipo-full ano natin, 220 ang temperature na gagamitin natin dito sa buhok ng ating client, sa buhok niya. At gumamit po ako ng dalawang iron. Ito siya. Gumamit po ako ng dalawang flat iron kasi ang buhok ng ating client ay makapal. Kaya kailangan natin ng may pang backup. Isang flat iron. Para kasi yung isang plancha ko po ay kusang bumababa yung init niya. Baka hindi ko mamalayan. Nagplaplancha na po ako, nasa low na pala yung init niya. Automatic kasi. Kasi automatic po siya, kaya gumamit ako ng isang flat iron na naka-steady na po yung init niya. Yan.
para ma-plancha po nating mabuti ang buhok ng ating client. Yan. Para ma-satisfied naman po siya pag natapos na yung. At katulad po sa lagi kong sinasabi, kailangan po pag-planchahin po nating mabuti ang buhok ng ating client kasi nakadepende po ito sa pagiging resulta ng riban natin. Kailangan pong pag nag-plancha po tayo, diinan po nating mabuti para yung buhok ng ating client ay maging shiny talaga. Hagod-hagodin natin ng ilang beses para lumabas yung pagka-shine ng buhok ng ating client. Parang ganyan. Diba? Yeah. Guys, kung mapapansin nyo po, pag ganito na po kakapal yung buhok ng ating client na pinaplancha ko, ay hinahati ko po siya sa dalawa kasi sobrang makapal na po yung buhok niya. Kaya para maging manipis siya, ganito lang po. At para make sure na maplaplancha po natin bawat hilga ng buhok ng ating client para maganda po ang kalalabasan niya. Ayan guys, diba? Yan. And then didiinan po natin para lumabas yung pagka-shining niya. Ayan. Kitang-kita yung bawat hibla na. Oo, nakukuha. Pag marami na po siya, hatiin po ng dalawa. Para maplantsyang mabuti. Ayan guys, diba? Lalo na pag yung ganitong makapal. Makakapal ang hibla, tapos makapal siya. Ayan. Ulit-ulitin po natin ganyan. Diba? Shiny na. Oo na. So, ayan na guys. Ito na po yung na-plancha nating buhok ng ating client. Ayan. Pagpahingahin po natin muna bago natin applyan ng number 2 cream ng pang-reband. Ayan. Gamot number 2. Ayan. Pagpahingahin po muna natin bago natin applyan. Ayan guys. Maglagay na tayo ng cream number 2. Ayan. Ito guys, nababad na po natin ng cream number 2. Buhok ng ating client. Ayan. Sobrang dami kong nilagay na number 2 niya para ma-ilock na mabuti yung straight ng kanyang buhok. So, ayan guys. Ang nakalagay po sa direction ng cream number 2 natin ay ibabad daw ng 10 to 15 minutes. Yan. Pag may 15 minutes na, pwede na pong banlawan at banlawan po na gamitan natin ng conditioner. Yan. Okay po. Update ko kayo mamaya pagkatapos mabanlawan. Eventually. Ayan. Nabanlawan na po ang buhok ng ating client. Ayan. Ginamitan po siya ng conditioner. Conditioner. Magbablower na po tayo ng bonggang-bongga.
Ayan, ayan na po yung after ng blower. Konting plancha na lang po siya. Ayan. So, ayan guys, ang final result ng ating ribbon for today. Ayan, see? Ang laki ng pagbabago. Ang sasabi ko po doon sa gamot na yun ay maganda po siya. Ayan, see? Ang laki ng nabago sa buhok ng ating client. Ayan. Satisfied naman po ang ating client. At kung nagustuhan nyo po ang video namin ito, ang ginawa nating pagre-ribbon for today, gamit natin ang naka-pouch na lightness, please subscribe po sa ating channel, Unicoff Jean. And then, pakipindot na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang gagawing mga video. Okay, God bless us all. Thank you.